Okay guys, welcome back to my channel. So ngayon, pag-usapan naman natin ay tungkol kung paano mag-compute ng ating bill sa ating submeter, sa ating mainilad tubig. Ito yung tinatawag na odometer. Ito natin makukuha yung konsumo natin sa ating tubig. So ito naman yung iikot na yan ay yung tinatawag na leak test. Leak test, ibig sabihin okay yung daloy ng tubig sa ating loob ng bahay. Okay guys, susundan natin, punta natin, compute tayo. So okay guys, ito yung resibo natin sa mainilad. So tignan natin kung magkano ang babayaran natin at i-compute natin kung paano pag-compute ng bill ng mainilad sa mga submeter. Pag-usapan natin dito yung submeter, ha? Mga ka-wireman at mga sis, mga loads. So itong resibo na to ay yung ano natin, bill na natin sa main meter na tinatawag. Ito na yung main natin. So, ang billing consumption natin, ang total consumption na ito na nakalagay ay 15,234.12. So, ito yung month of December na mga kalodi, mga sis. So, kung makikita natin dito sa metering information, yung reading date, 12/27/2022. So, yung present nakalagay dito. Present reading niya ay 1953. So, yung previous reading naman niya ay 1787. So, ang total consumption ng ating main meter ay 166 cubic meter. So, ito yung na-consume natin sa main meter natin. Ngayon, paano naman natin makukuha sa ating mga submeter? Halimbawa, so ngayon, paano natin makukuha naman natin yung mga submeter natin? So, gaya kanina, ito yung total amount natin, 15,234.12. So, yung total consumption, 166. So, yung present reading ng ating main meter, 1953, at yung previous, 1787. So, may minus mo lang uli yan, 6166. So, ito na yung babase naman natin ngayon sa rating ng ating submeter. So, yung total amount, tapos yung total consumption niya, i-divide lang natin. So, pag tinibide natin, ito yung magiging equivalent ng ating ratings. So, ito, 91.77 1807. So itong 91.77 na to, ito yung pagbasihan natin sa ating mga submeter. So ito na yung magiging rate natin. Halimbawa, kung marami kang submeter, kagaya dito sa building na binabantayan ko, so ito ang submeter dito, halimbawa 5th floor, 4th floor, 3rd floor, 2nd floor, mezzanine, ground floor at basement, bali 7. So, kukunin mo rin ulit ano yung previous reading ng inyong submeter sa kayong current. So, ngayon, pag nakuha mo ulit, so, ang magiging halimbawa yung 5th floor natin ay, ang na-consume niya ay 10 cubic meter. Tapos yung fourth naman natin, fourth floor, 14, 13, 23, 24, 42, hanggang sa basement, 40. So, ang total ng, so ito na yung 166. Na-total mo na yung lahat ng consume ng bawat floor. So, ito naman yung ano naman natin, yung rating, yung, i-multiply naman natin ngayon. Yung halimbawa, ito, itong fifth floor natin, halimbawa yan, yung 10 cubic meters mamultiply mo lang sa 91.77 1807. So ang magiging labas nito ay ito, 917.71807. So ganun din sa 4th floor hanggang dun sa basement natin. Kung alin yung na-consume nila, mamultiply mo ulit dun sa 91.7 dito. Multiply mo hanggang sa makuha mo lahat. So, pag nakuha mo na lahat, ano yung i-add mo nang ulit itong ating
Bill, kung tatama doon sa ating total consumption ng ating submeter. So, ganun lang magkwenta lang submeter sa ating tubig, mga kalodi, kawireman at mga sis. Sana nakapagbigay ako ng konting tips at kung paano mag-compute ng Manilad or Manila Water ang ating submeter. So, maraming salamat. So, God bless sa ating lahat.